ipapakita rito yung repacking ng Shabu. Video po ito. Bago-bago lang ito. April 24, 27, 2023. Nagre-repacking ng Shabu sa loob ng NBP Security. Ang kita niyo po yan. Ang nagre-repack po niyan ay... Oh, Katapang, bakit hindi mo nagawa ng action to, Katapang? Ha, ikaw yung Bucor chief sa ating Bilibid. Pero bakit talamak ngayon ang Shabu? Nagre-repack na doon sa Bilibid. Ano ang ginagawa mo? Humingi ka ng ilang milyon ang hiningi mo para sa mga CCTV na yan, sa mga high-tech na gadget daw na gagamitin doon sa Bilibid, doon sa ating Bucor. Pero ngayon, wala tayong nakikitang mga high-tech equipment, which is meron tayong nakikitang mga delivery ng Shabu ngayon at nagre-repack ng Shabu. Grabe, no? Ayun pala guys, no, gikas-gikas na yung delivery ng Shabu ngayon. Grabe na yung Pilipinas, guys, kawawa. Ngayon, nanawagan ako sa ating mga kababayan natin. Tayo po nagbabayad ng malaking buwis para isweldo sa mga politiko na to na nilagay natin at sa lahat ng mga official na nilagay ng ating president ngayon. So, dapat po tayong umaksyon dito dahil trillion of money po. Hindi lang milyon-milyon, ha? Hindi lang bilyon-bilyon. Trillion of money na tatanggap ng ating mga public agencies ng ating gobyerno ngayon. Hirap na hirap yung mga Pilipino ngayon sa namamahalan ng mga bilihin at sa mga nagmamahalan ng mga pamasahe ngayon. Kawawa ang ating mga Pilipino, guys. If you are a patriot, kung patriotic ka sa ating country, hindi mo itolerate itong ganitong klaseng politiko, itong klaseng politisyan na walang ginawang maganda sa bayan, kung hindi, magpapahirap. Hindi nga na decrease yung mga bilihin na ang dami na yung natatanggap, meron pang donation, meron pang utang, no, na billion of dollars. Wow! Saan yun napunta at bakit grabe yung hirap ngayon? Yun lang ang ipaintindi ko sa ating mga kababayan na tayo po ang nagbabayad ng malaking buwis para isweldo ng mga politikong ito. Paano na ang Pilipinas ngayon? Yun lang ang panawagan ko sa inyo. Maging patriotic naman kayo sa ating country and sa ating mga kababayan, to our fellow Filipinos, na they are groaning of the price increase, they are groaning of the poverty in our country right now and we are suffering. In this moment, guys, tingnan ninyo ang mga ginagawa ng ating public servant, ng ating mga official. Pakinggan ninyo to. Pangkat din po. May mga pangalan ako dito na kasama sa repacking. Mga pangalan po ay yung si PD, kasama si PDL Miranda. Kilala niyo si PDL Koy Miranda. Siya ay nagbebenta ng sabu. Mayor siya, April 29, 2023. Kita niyo yan, o. Paulit-ulit. Pero sinasabi niyo kanina, Ma'am Angie Bautista, wala na, tigil na yung kontrabando. Ano pa kayang ihigit pang balita dito? Shabu. Ngayon gusto kong ipakita naman yung pagpasok ng online delivery na pagkain. Ayan. Ito yung mga online delivery, ano? MB10. Oh, MB10, pag binuksan yung MB10, hopya dapat ito. Ayan, pag binuksan yung MB10, PDL din ito nagbubukas. Nakita nyo, ayan ha. Oh, pagbukas ng MB10, fragile. Ha? Fragile na shop ang hopya. Ayun, pagbukas. Dahan-dahan, walang sound dito eh. Ayan. Tingnan natin kung anong laman ito. Kasi pag hopya, nakalagay yung sa kahon eh. Kaya ko binabanggit yan na Ginang Bautista, contrary to what you have just mentioned a few minutes ago, talamak pa rin. Hindi yung sinabi mo noon na chat, natigil na yung sa mga illegal contraband. Ito na yung hopya. O, binubuksan yung hopya. Bukas ng hopya. Yan. Online na nga eh. Gcash. Ayan. Ayan na nga. Ayan na nga. Bubuksan. Tingnan natin kung anong klaseng hopya ang laman ito. Ayan. Oops. Ayun. Maputing hopya. Ayun. Isang blocking hopya. So nakita natin ngayon, walang takot ang mga sindikato na gumawa ng mga illegal activities dahil nandoon na sila sa government. Nandoon na sila sa loob ng Bilibid na nandoon yung Bucor chief na si Katapang.
So ano ang masasabi natin dito, guys, sa ating mga kababayan na maraming nabibiktima sa mga addict ngayon? Araw-araw may babaeng pinapatay. Safety pa ba ang ating mga kabataan ngayon? Safety pa ba ang ating mga fellow Filipinos, our innocent people, na maggala-gala dito sa ating community na marami na ngayon na addict na mga kriminal na naglalabasan? Ano ang masasabi natin sa isang president na responsibility niya ang protektahan ang mga tao at i-prevent yung crime sa daming nangyayaring patayan ngayon sa mga inosenteng mga babae na pinapatay araw-araw? At nakikita natin yan sa mga mainstream media na nakikita natin. Nako po, very dangerous na po yung ating Pilipinas ngayon. Nagmamahalan pa ngayong bilihin, hindi nga kayang i-decrease yung ating mga bilihin sa sobrang mahal ng ating pamasahe, hindi pa safety ang ating mga kabataan. Paano kung pamilya ninyo ang mabiktima? Saan ang ating Pangulo? Yun ang tanong natin, guys, kung bakit natin ginawang santo ang ating nilagay sa pwesto na instead, servisyuhan tayo ng maayos with integrity and honesty to the people and to the country. Yun ang totoo, guys.